Magsitayo po ang lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang Diyos na tumatanglaw sa bawat puso, nawa ay sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ating sinisimulan ang panahon ng Adbiyento. Buksan natin ang ating mga puso sa pag-ibig ng Diyos habang ating pinaghahandaan ang pagdating ni Kristo sa ating mga buhay. Ang mga kandila sa kurunang ito ay paalala na si Hesukristo ang dumating upang puksain ang kadiliman ng kasalanan at akayin tayo sa liwanag ng kanyang kaharian. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Napawi na ang dilim sa bayang matagal nang namimighati. Noong mga nakaraang araw, inilagay niya sa kahihiyan ang lupain ng Sebulon at ang lupain ng Neftali. Ngunit sa panahong darating, dadakilain niya ang lupain ito. Daan ang papunta sa lawa, sa ibayo ng Jordan, sa Galileya ng mga Hintil. Nakakita ng isang maningning na liwanag ang bayang matagal nang lumalakad sa kadiliman. Sumikat na ang liwanag sa mga taong naninirahan sa lupaing balot ng dilim. Ang panyapak ng mga mandirigma at ang lahat ng kasuotang tigmak sa dugo ay susunugin. Sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin, ibibigay sa kanya ang pamamahala, at siya ay tatawaging kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Dumarating ang hari ng tagapagligtas. Halina at sa kanya'y sumamba. Beni, beni, Emmanuel, captivum solve Israel, qui gemit in exilio, privatus Dei filio, gaude, gaude, Immanuel, nascetur pro te Israel. Halina, Panginoong Hesukristo, kinakailangan ka namin. Kami ay bayang namumuhay sa kadiliman. Hindi namin masilaya ng iyong liwanag. Kailangan naming makinig sa iyong mga turo. Hindi namin pinakikinggan ang iyong tinig. Hinahanap namin ng iyong paggabay. Subalit naliligaw kami ng landas. Nais naming maunawaan ng iyong kalooban. Subalit hindi namin matanggap ang iyong katotohanan. Halina, Panginoon, buksan ng aming isip sa iyong karunungan. Liwanagan mo ang aming kadiliman. Amen.
Veni, o sapientia, quae hic disponis omnia, benibiam prudentiae, ut doceas et gloriae, gaude, Emmanuel, nascetur pro te, Israel. Halina, Panginoong Hesukristo, kinakailangan ka namin. Kami ay mahina, magmalasakit at mahabag sa aming kapwa. Nahihirapan kaming baguhin ang liku-liko naming buhay. Hindi namin iniibig ang aming kapwa. Nalimutan na namin ang mga dukha at kaawa-awa. Natatakot kami sa katotohanan at katarungan. Halina Panginoon, bigyan mo kami ng lakas na maglingkod sa iyo. Liwanagan mo ang aming kadiliman. Veni, veni, Adonai, qui populo in Sinai, legem de disti vertice, in maiestate glorie, gaude, gaude, Emmanuel, nascetur pro te, Israel. Halina, Panginoong Hesukristo, kinakailangan ka namin. Hindi namin makita ang hinaharap. Namumuhay kaming walang pag-asa. Hindi namin matagpuan ang daan. Namumuhay kaming naliligali. Hindi namin alam kung paano manalangin. Namumuhay kaming bulag ang pananampalataya. Halina, Panginoon, maging aming sandigan at pag-asa, liwanagan mo ang aming kadiliman. Veni, o Iesse Virgula, ex hostis tuus ungula, despectu tuus Tartari, educ et antrobaratri, gaude, gaude, Emmanuel, nascetur pro te, Israel. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang iyong simbahan ay nagagalak na pinamanabikan ang pagdating ng manunubos na siyang magbibigay liwanag sa mga puso at papawi ng kadiliman at kamangmangan at kasalanan. Ibahagi mo ang iyong biyaya sa amin habang aming binabasbasan ang kurunang ito bilang tanda ng aming paghahanda ng aming mga puso sa pagpapatuloy sa iyong anak, ang aming Poong Hesus Nazareno, at bilang patunay ng katuparan at kasiguruhan ng iyong paggabay, katapatan at pagmamahal. Inihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.
Ang liwanag ng unang kandila ng Adbyento ay simbolo ng maligayang pag-asa sa Panginoong tapat magpakailanman. Halina, Jesus, halina, halina, Jesus, halina. Sa simula'y sinaloob mo, O Diyos, kaligtasan ng tao. Sa takdang panahon ay tinawag mo isang bayang lingkod sa iyo. Halina, Jesus, halina, halina, Jesus, halina. Mga minamahal kong mga kapatid, sa pagdiriwang natin ng unang linggo ng Adbyento, sinisimulan natin ang panibagong taon ng liturhiya. Ang Adbyento ay pangunguhulugan ng pagdating, ang pagdating ng Panginoong Hesus. Ito ang gumagabay at naghahanda sa atin upang ipagdiwang ang Kapaskuhan na pag-aalala naman sa pagsilang ni Hesus sa piling ng sangkatauhan. Binubuksan din ng Adbyento ang ating isipan upang paghandaan ang maluwalhating pagbabalik ni Kristo sa katapusan ng panahon. Maging handa nawa tayo sa muling pagdating ng ating Panginoon upang buong galak natin siyang patuloyin sa ating mga puso. Upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, bigyan mo kami ng paninindigang tumahak sa landas ng kabutihan. Sa pagdating ni Kristo, makasalubong nawa kaming may mabubuting gawa upang kapiling niya sa gawing kanan, kami ay makapisan sa iyong pinaghaharian. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ni Propeta Isaías. Ikaw lamang, Panginoon, ang aming pag-asa at amang aasahan. Tanging ikaw lamang, Yaong nagliligtas nitong aming buhay. Bakit ba, Panginoon, kami tinulutan maligaw ng landas? At ang puso namin iyong biniyayaan na maging matigas. Balikan mo kami iyong kawaan, ang mga lingkod mo na tanging sa iyo lamang. Buksan mo ang langit at ika'y bumaba sa mundong ibabaw. At ang mga bundok kapag nakita kay magsisipatagal. Wala pang naririnig ang Diyos na tulad nun. Wala pang nakita ang sinumang tao, pagkat ikaw lamang ang Diyos na tumutulong sa lingkod mo, na buong tiwalang nananalig sa iyong tinatanggap. Ang nagsisikap sa mabuting gawa at ang iyong aral
at mga tuntunin ang ginugunita. Nagagalit kanay, tuloy pa rin kami sa pagkakasala. Ang ginawa namin, matanggal, masama buhat panang-una. Ang lahat sa amin, pawang nagkasala, ang aming katulad. Kahit anong gawin, ay duming di hamak. Ang nakakawangi ng sinapit namin ng dahong lagas. Sa simoy ng hangi, tinatangay ito at ipinapadpad. Wala kahit isang dumulog sa iyo upang dumalangin. Wala kahit isang lumapit sa iyo na tulong ay hingin. Kaya naman dahil sa aming salay, hindi mo kami pinansin. Gayunman, Panginoon, aming nalalamang ikay aming Ama. Kami parang luwad at ikaw ang magpapalayok. Ikaw ang lumikha sa amin, Panginoon, at wala nang iba. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Akitin mo, Poong Mahal, iligtas kami tanglawan. Akitin mo, Poong Mahal, iligtas kami tanglawan. Pastol ng Israel, kami ay pakinggan. Mula sa trono mong may mga kerubin, kami ay tulungan. Sa taglay mong lakas, kami ay iligtas at ubusin sa harap. Akitin mo, Poong Mahal, iligtas kami tanglawan. Ika'y nanumbalik, O Diyos na dakila, pagmasdan mo kami mula sa itaas, at ang punong ito'y muling pagyamanin at iyong iligtas. Lumapit ka sana, ang puno ng ubas na itinanim mo ay iyong iligtas, yaong punong iyon na pinalugo mo't iyong pinalakas. Akitin mo, Poong Mahal, iligtas kami tanglawan. Ang lingkod mong mahal ay iyong ingatan. Yamang hinirang mo ay iyong isapagsanggalang. Iyong palakasin bilang isang bansang makapangyarihan. At kung magkagayon, magbabalik kami di na magtataksil sa'yo kailanman. Kami pasiglahit, aming pupurihin ang iyong pangalan. Akitin mo, Poong Mahal, iligtas kami tanglawan. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Lagi akong nagpapasalamat sa Diyos dahil sa mga pagpapala niya sa inyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sapagkat sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, kayo'y umuunlad sa lahat ng paraan, maging sa pananalita at kaalaman. Ang katotohanang ipinangaral namin tungkol kay Kristo ay malinaw na nakikita sa inyong anupat hindi kayo nagkulang sa anumang kaloob ng espiritual. Habang hinihintay ninyong mahayag ang ating Panginoong Hesukristo, kayo'y aalalayan niya hanggang sa wakas, upang matagpuan kayong walang kapintasan sa araw ng ating Panginoon Hesukristo. Tapat ang Diyos na tumawag sa inyo upang kayo'y makikipag-isa sa Kanya, anak na si Hesukristong ating Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, hallelujah.
pag-ibig mo'y ipakita. Nilapit kami tuwid na iligtas kami sa dusa. Alleluia, 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 Alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Mag-ingat kayo at maging handa, sapagkat hindi ninyo alam kung kailan ang tatdang oras." Katulad nito'y isang taong umalis upang maglakbay sa malayong lupain. Ipinababahala ang kanyang tahanan sa mga alipin na binigyan ng kanyang gawain at inuutusan ang bantay pinto na maging laging handa sa kanyang pagdating. Gayon din naman, maging handa kayong lagi sapagkat hindi ninyo alam kung kailan darating ang puno ng sambahayan. Maaring sa pagdilim, sa hating gabi, sa madaling araw, o kaya'y sa umaga, baka sa kanyang biglang pagdating ay maratnan kayong natutulog. Ang sinasabi ko sa inyo, sinasabi ko sa lahat, maging handa kayo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat. Purihin at pasalamatan natin ang Poong Mahal na Jesus Nazareno. Mga kapatid, tayo po ay pumasok na sa bagong taong liturhiko ng ating simbahan. Kaya po, napapansin niyo po ay kulay violet na po tayo. Sa pagdiriwang po ng panahon ng Advento, nang ibig sabihin, or Adventos na may ibig sabihin ay pagdating. Ang Advento ay pinagdiriwang ang tatlong pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Una, ang kanyang pagkatawang tao ng mahigit 2,000 years ago. At ipinagdiwang natin ito tuwing panahon ng Pasko ng Pagsilang. Pangalawa, ang parusiya o kaya ang huling paghuhukom na kung saan darating ang ating Panginoon bilang hari ng sangsinuko. Huhukuman niya lahat ang mga nabubuhay at nangamamatay na tao ayon sa pamumuhay. Pangatlo po, ang pagdating ng ating Panginoong Hesukristo sa misteryo ng mga sakramento, ang kanyang pag-aanyo sa iba't ibang mga mukha ng ating mga kapatid. Ito po yung tatlong pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Sa Pasko, pangalawa, sa ikalawang pagdating niya, ang parusiya, darating siya bilang hari. Pangatlo, sa pamamagitan ng misteryo ng mga sakramento at sa mga taong o sa mga kapatid natin na ating nasasalubong araw-araw. Mga kapatid, sa ating ebanghelyo po ngayon, inanyayahan tayo ng ating Panginoong Hesukristo na maging handa sa kanyang muling pagdating. Dapat hinahanda natin ang ating mga sarili sa kanyang pagdating sa ating mga buhay. Lalong-lalo na po na malapit na ang Pasko. At isang paraan po ng paghahanda ay ang mga paghahanda po natin
sa pagdating ng ating Panginoon ay yung paggawa natin ng mabubuti sa ating kapwa. Tayo dapat ay maging bukas loob na tumulong lalong-lalo na sa ating mga kapatid na higit na nangangailangan. Ito yung magandang paghahanda sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. At gumawa po tayo ng mabuti sa kanila. Respetuhin natin sila at paglingkuran natin sila. Lalong-lalo na dapat tayong maging magpakumbaba dahil ang Diyos rin ay nagpakumbaba at nagkatawang tao at isinilang ng ating mahal na Birheng Maria. Mga kapatid, anumang oras ay darating ang anak ng tao, ang ating Panginoon, ang ating Panginoong Hesukristo, lalong-lalo na sa mga anyo ng iba't ibang tao. Dahil kung ano ang ginawa natin sa kanila, ay ginawa rin natin sa Panginoon. Kaya ito po mga kapatid, maganda po na hindi lang po sana tayo napukos sa mga material na paghahanda sa darating na Kapaskuhan. Bagkus, maganda po na paghandaan natin ang Pasko na malinis ang ating budhi. Kaya nga po maganda po, no, na sa panahon ng Adbento, tayo po ay nakapagkumpisal. Nalinisin natin ang ating budhi upang handa natin tanggapin si Jesus ng buong buo sa ating mga puso. No, sana po tayo, bago pa sumapit ang Pasko, makakapagkumpisal na po sana tayo. Pangalawa po, magsumikap po tayo na magpakabuti araw-araw. Gumawa po tayo ng kabutihan, lalong-lalo na sa ating mga kapatid na higit na nangangailangan. Pangatlo, ay umiwas sa lahat ng uri ng tukso at kasalanan. Binibigyan tayo ng Diyos ng mga biyaya at kalakasan upang mapaglabanan natin lahat ng uri ng tukso at kasalanan. Kaya po mga kapatid, maging handa tayo, pinalalahanan tayo ng ating Panginoong Hesukristo sa Ebanghelyo na ngayon na maging handa tayo. Hindi lang sa paghahanda natin sa darating na Kapaskuhan, no? Ang iba siguro sa atin ngayon, no? Inaalala na kung ano yung magiging o ano yung magiging handa natin sa Pasko. Ano yung magiging maibibigay niyong regalo sa inyong mga inaanak, sa inyong mga mahal sa buhay. Ang mahalaga mga kapatid ay maging handa ang ating kalooban. Linisin natin ito sa pamamagitan ng mga sakramento at paggawa ng kabutihan sa ating mga kapatid na higit na nangangailangan. At magsumikap tayo na magpakabuti, maging tapat sa Diyos dahil ang Diyos ay naging tapat sa atin. Naging tapat siya sa kanyang pagmamahal sa atin. At katunayan nga po, sa katapatan ng Diyos, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na ito yung ipigdiriwang natin sa darating na Kapaskuhan, ang muling pagsilang ng ating Panginoong Hesukristo. Ito'y tanda ng katapatan ng pagmamahal ng Diyos sa ating lahat. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang tayong lahat ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya po mga kapatid, pag sumikapan natin na maging tapat tayo sa Diyos,
na sa kabila ng ating mga kahinaan, pangalawa, pangatlo at panghuli, pagsumikapan po natin na umiwas sa lahat ng uri ng tukso at kasalanan upang pagdating ng panahon o pagdating ng ating Panginoong Hesukristo, tayo ay handa. At makakaasa tayo na tayo ay mapapabilang sa kaniyang kaharian. No? Muli po mga kapatid, no? Napakabuti ng Diyos. No? Dahil patuloy niya tayong inanyayahan at tinatawag upang magbalik loob sa kaniya. Kaya po, sa party natin, sana nandun yung pagsisikap at pagsusumamo natin na magbagong buhay at magbalik loob sa kaniya. Amen. Magsitayo po ang lahat. Tayong lahat, sumasampalataya ako. Sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, idulog natin sa Ama na turuan tayong maging handa sa puso at isipan upang maging marapat tayong tumanggap sa nalalapit na pagdating ng kanyang bugtong na anak. Buong pagtitiwala nating idalangin, Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Maging tapat nawa ang Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga diakono sa kanilang pangangaral ng Ebanghelyo at panatilihin silang handa sa anumang uri ng pagsubok at pag-uusig. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Gampanan nawa ng mga namumuno sa pamahalaan ang kanilang tungkulin nang may pag-ibig at katapatang katulad ng aliping naghihintay sa pagbabalik ng kanyang amo. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Manahan nawa sa bawat tahanan at sa puso ng mga mag-anak ang kapayapaang dulot ng Adbyento at maging tagapaghati din sila ng mabuting balita ni Hesukristo. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Tanggapin nawa ng mga dukha, nagdurusa at inaapi ang biyaya ng pagkalinga ng kanilang kapwa at makita nila ito bilang tanda ng kabutihang nagmumula sa iyo, Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Makamit nawa ng mga minamahal nating yumao ang walang hanggang kaligayahan sa piling ng Panginoong Hesukristo sa paraiso. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming mapagmahal, patatagin mo kami sa pamamagitan ng Espiritu Santo upang manatili kaming tapat sa iyo hanggang sa muling pagdating ng anak mo at aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat.
Panginoon, aming handog ang tinapay at alak-alay ng bayang umaasa sa pagdating mo. Gayon din aming hinahanda ang aming puso upang dito'y manahan ka sa pagdating mo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na ikaw rin ang nagbigay. Magdulot nawa ito ng gantimpalang kaligtasan na ngayon pa man ay amin na ang pinakikinabangan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon, siya isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakasamahan niya kaming matapat. Siya naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling sa kanyang lantarang muling pagdating. Ang pakikisama niya ay pagpusang magniningning at ang pangako niya ay kapanapanabik at inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, na pumupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana sa kaitaasan. Magsilhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati na yon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis.
muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Berheng Maria na ina ng Diyos. Nang kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at tiyadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag, nang tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Jesus, ang mananako, dusa ng iyong bayan, masdad abot-abot sa pag-ibig, sa lahat katarong ay kapos, tangi kang pag-asa, O Jesus. Alina, Jesus, ang mananako, awa mo't biyaya sa ipaabot, pag-ibig kang tunay, katarungang lubos, tangi kang pag-asa, O Jesus, halina, Jesus, aming mananako, kaming iyong bayan, bigyang lakas loob, hinihintay namin pagdating mo. Puspos, tangi kang pag-asa, O Jesus. Halina, Jesus, ang mananako, kami iyong bayan, bigyang lakas loob. Hintay namin pagdating mong puspos, tangi kang pag-asa, O Jesus.
Available pa rin po ang ating official na kalendaryo 2024. Maaari kayong magtungo sa Finance Office. Ang oras ng Finance Office ay ang mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang Webes at Sabado, 8 a.m. hanggang 5 p.m. Kapag Biyernes at Linggo, 5 a.m. hanggang 8 p.m. Meron po tayong mga booth na malapit sa BPI Quezon Boulevard Entrance at Cardinal Sin Building. Maraming salamat po. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, mapakinabangan nawa namin ang aming pinagsaluhan upang sa aming paglalakbay dito sa lupang papanaw, aming mapanaligan ang iyong pagpapalang pang magpakailanpaman. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain rin. Yumuko kayo at hingin ang pagbabasbas. Ang makapangyarihang Diyos, Ama ng bugtong na anak, at siya nawang magpabanal sa inyo, pakundangan sa liwanag ng kanyang pagdating, at siya rin nawang pumuspos sa inyo sa pagpapala, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Patatagin nawa niya kayo sa pananampalataya, paligayahin sa pag-asa, at pakilusin sa pag-ibig na puspos ng sigla, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Kayong nagagalak sa pagdating ng nagkatawang taong manunubos ay puspusin nawa niya ng gantimpalang buhay na di matatapos kapag siya'y dumating ng may kadakilaang lubos, magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong hinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Saan? Nasa taas.